Hey mga kapatid, good day po sa ating lahat. And yan, welcome po, welcome back to my channel. And now po, may share naman po ako sa inyo about sa welding. So ang topic po ngayon mga katutok na i-share ko po ay weld defects and remedies. So yan, weld defects yung mga anong epekto ng mga pagkakamali mo sa ano. Anong mga epekto ng pagkakamali mo sa welding o ano yung mga dapat mong gawin para maiwasan yung mga pagkakamali. So, and before we start mga katutok, hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na and don't forget to click the bell button para updated ka sa iba pang mga discuss ko, mga ituturo ko dito sa about sa welding. Yan. And then, let's start mga katutok. So ayan mga katutok, unahin po muna natin yung sa weld defects, yung bakit nagkakamali ang isang welder, no? Kahit mga baguhan lang, kahit mga nag-aaral. So yan muna unahin ko bago yung remedies, okay? So sa weld defects po mga katutok, ito po yung bakit nagkakamali ang isang nag-welding, no? Una-una po dyan, lalo na pag hindi nakikinig sa instruction ng teacher o ng trainer. Yan. Kung nag-welding na siya, hindi niya alam kung anong proseso. So, dun pa lang, mali na talaga. Nagkakamali na siya dun. So, meron pa. Maraming mga sitwasyon sa pag-welding na nagkakamali ang isang tao, no, sa pag-welding. Lalo sa tulad ko, beginner pa lang ako. So, ayan. Maraming beses din po ako nagkakamali. So, kailangan po talaga, kapag hindi mo pinag-aralan yung pag-welding, magkakamali ka talaga. So, isa pa itong mga katutok, no? Yung pag-set ng amperahe. Pag hindi mo alam paano i-set yun, isa na yun sa pagkakamali mo. Hindi maayos yung pag-welding mo pag hindi yun nakaset. And ito pa, yung paglagay ng electrode sa electrode holder, pag mali rin, magkakamali ka rin dun. So, ito pa, pag hindi mo naayos yung wire, yung ground, o yung ground, yung wire ng welding machine, sari yun, magkakamali yun. Hindi kukunik yung kuryente doon sa i-weld mo. And marami dito mga katutok, ito yun na. Marami dito ang nagkakamali. Dito sa sa pag-welding, no? Sa pag-welding na talaga. Marami nagkakamali dito kasi hindi nila alam paano i-welding. Doon ng mga nag-welding na lang nag-welding, nagpamarunong, hindi nila alam kung paano i-welding kasi sarili lang nila yung sinasunod nila. Then, isa pa, yung hindi nagsusuot na equipment o yung personal protective equipment o PPE na tinatawag, no? Pag hindi ka nagsusuot ng PPE, yan. Saan yan? Sa buong katawan mo, maaari kang maaksidente. Ay kang mapaso. Matalas ka ng bead, slug. Matalas ka ng slug. And malanghap mo yung usok. Masisilaw yung mata mo. Kung maaari matatamaan yung mukha mo ng mga slug na tumatalsi. Kaya walang protection. Kasi wala kang protection. Isa yun sa pagkakamali mga katutok mo. Kapag nag-welding ka tapos wala kang protection sa buong katawan mo. Ito pa po, kapag nag-welding ka na hindi malinis yung kapaligiran mo, isa din po yan sa way kung bakit na-aksidente ang isang welder kasi hindi malinis at hindi maayos yung workpiece niya. Pag hindi maayos yun, dun madalas nagkaka-aksidente o kaya dun nagkakasakit ng ibang tao kasi hindi malinis yung nasa paligid. So, yun lang muna yung mga nasa weld defects na. Sa naman po tayo ngayon? Sa
remedies. Ano yung mga remedyo para maiwasan yung mga ganong pangyayari o ganong aksidente? Una po, kailangan mong sumunod sa trainer mo o sa teacher mo. Kailangan mong sundin yung instruction. Kung hindi mo alam kung paano, hindi mo alam paano gawin ang isang bagay, magtanong ka para alam mo kung paano gawin, para hindi ka magkakamali, diba? And, kailangan mong pag-aralan at isipin mo muna bago mo siya gawin kung tama ba ito. Yan. Kailangan mo muna pag-aralan para hindi ka uulit-ulit, hindi ka magkakamali. And, kailangan mong ayun nga, kasi kailangan mong pag-aralan. And, sa paraan para maiwasan mo yun, kailangan mo magsuot ng protective equipment. Isa po yun talaga sa kailangan ng isang welder. Equipment, yung personal protective equipment para makakover yung buong katawan mo. Buong katawan mo makakover. So, pag ano man yung slag na tumatansik, hindi ka masusugatan. Mari, ang iba, masunog yung damit pero hindi naman papasok sa loob. And, nakaprotekta yung ulo mo, yung mata mo, habang dun sa ilaw na nakakabulag talaga. And, so, isa na yun sa kailangan natin. And, so, yun lang yung ang ma-share ko. Yun lang kasi ang naranasan ko na kailangan mo ayusin yung nasa paligid mo, pati sarili mo, kailangan mo ihanda kapag mag-building ka. So, ayun po, marami salamat po. And kung may natutunan ka, na-inspire ka sa video nito, I hope na natutunan po kayo. Ang ilingin ko lang po sa inyo ay yung pag-subscribe, mag-like, and pindutin nyo na po yung bell button para updated po kayo sa ibang video na i-upload ko. So, ayun lang, marami salamat, and God bless.